Hi everyone, if you're not watching NBA Today, you're watching The Business Portal, your gateway to business trends and opportunities. I'm your business evangelist, Lloyd Luna. This is Creative Business. Live from the Global News Network Studio in the Philippines, here's your business evangelist and host, Lloyd Luna. We are excited today because we have a very wonderful, charming makeup artist in the studio. Jess Juarez, the makeup artist. Hi, Jess. Hi, good morning. Mr. Welcome good to morning. The show. Thank you so much. What's with the hair? Red. Red. Malayo pang Valentine's, naka-red ka na. Okay naman? Okay naman. How's everything doing? Fine. Sir, unang question ko is, kailan kayo nag-start itong business? Since 1997. 97. So, I should be second year high school. Yeah. Ganon katagal ang Bakit? Hilig ko lang siya. Tapos, I've started on salon, full salon services. Tapos yung lumago yung mga client, tapos lumabas to yung mga makeup artists ngayon, ng mga for sure din ako to expand. Right. Pero for sure, I mean, hilig mo siya. Meron pang isa o dalawang event na nagtulak sa'yo para magustuhan mo yun. So, fan ba kayo ng panonood ng mga fashion? Beauty pageant? Fashion show. Gumawa din ako sa may Miss World Philippines. Isa po ako doong makeup artist. Wow! Interesting. So, kumbaga parang early age ba yan na-discover mo? Or later na? Kasi later 97 na. I mean, nagtrabaho din ba kayo sa... Nagtrabaho ako since 1997 hanggang 2002. Mm-hmm. 2002, nag-manage na ako ng aking salon. Right. Pero doon pa din, I mean, same yeah, industry. Same street. Right. What is like a working for you yourself and working for somebody else? What is like? Mas pressure pag sarili mo. Mas pag nagtatrabaho ka, okay lang kasi tanggap ka lang sweldo mo. Right. Pero pag sarili mong business na kailangan doon ang tipid-tipid, yung mga gimmick mo noon, wala na. Kailangan right. na po-focus sa business. Paano yun? Nag-start ka na parang sinugal mo talaga, binitiwan mo yung isa or hindi mo muna binitawan? Habang sinistartup mo yung isa, nandun ka pa rin sa trabaho? Sinabay ko silang dalawa eh. Yung salon ko ngayon tsaka yung pagme-makeup. Right. Nag-ano lang ako ng makeup kasi matagal ako nag full-time salon service. Mm-hmm. So kailangan ko ma-explore din yung pagme-makeup. Right. Yun, okay naman, na-meet ko yung mga ibang makeup artists sa isang fashion show. Mm-hmm. Doon nag-start na sinama-sama nila ako. Mm-hmm. Tapos sabi ko parang okay pa lang kita sa makeup. So right. Ngayon nag-focus ako sa makeup. Pero before wala kang idea kung magkano pa paano? Wala. Kontento lang ako sa salon services. Mm-hmm. Kung ano lang, may client lang papasok, yun. Mm-hmm. Parang doon lang umikot ang mundo ko sa salon service. But by education, ano po pinuhanin niyo ng college? Actually, high school graduate. High school? And then ngayon, nandito kayo. High school is very interesting. Bakit hindi nag-person ng college? Kawala ng... Kasi, that time noon, pinapaaral ako ng tatay ko. Kaso lang, kumikita na ako. Sabi ko, kung paiyakin mo lang ako sa allowance ko, i-porsyo ko na lang itong pagpa-parlor ko. Really? Yun. Ano sabi? Tuloy-tuloy naman. Okay. Anong sabi niya? Pumayag naman. Pumayag naman tatay. Maayos. Right. And then, pero kung meron kang kukunin na kurso, what would you have taken? Teacher. Teacher? Bakit naman po? Hilig ko na magtuturo dati. Tapos, right. Kung gumagawa ng mga lesson plans ng pinsan kong teacher, so mas hilig na. Right. And then, pero wala na kayo ngayon doon? Kumbaga parang kinalimutan niya na yon or... Oh, nakalimutan ko na si kumikita na ako. Ganun daw eh, kapag kumikita na, marami na nakakalimutan. Yeah, but you're not like pursuing teaching naman dun sa field mo? Actually, may private tutorial ako sa salon ko, ng airbrush makeup. Private tutorial lang siya kasi hindi naman ako nag-i-issue ng certificate sa kanila. So, gusto lang mga bata ngayon, mga makeup artists na gusto din nila ma-explore yung talent nila. So, sinishare ko din yung napag-alaman ko sa iba. Mm-hmm.
It's very interesting kasi marami ngayon eh. Kumbaga parang youth, for example, di ba? Lalo na ngayon, competitive yung makeup industry. So, exactly. Lumabas yung mga high-definition makeups. Mm-hmm. So, dati, ano lang, alam ko lang mag-makeup, kahit 15 katao, kaya ko in ilang minuto ngayon. Details na yung pag-makeup, hindi na gaya ng bakit dati. Bakit nagkaganan? Hindi ba dapat pinabilis ng siguro sa teknolohiya ngayon, machine na rin yung ginagamit natin sa pag-makeup. Mm-hmm. Ganun. Di gaya ng dati, traditional lang yung normal na pag-makeup. Right. Ano pa yung difference noon sa ngayon? Ang difference kasi ngayon ng airbrush makeup tsaka yung traditional makeup, yung airbrush makeup is camera ready na siya. Mm-hmm. Tapos long-lasting. Long-lasting sa mukha? Sa mukha. Nagtatagal siya ng mga 18 hours. 18 hours. Flawless yung registered mo sa TV, no need to edit na. So hindi na rin dadagdagan pa. Oo, parang next to skin lang siya, unlike yung traditional. Mm-hmm. Traditional pag pinawisan ka, nagka-crack. Right, right. So kailangan mong ulit-ulit isa pa. Ulit-ulit. Right. And then paano yung sa kita, nabago rin ba? Nabago din yung kita sa pag tumaas. Mas maka-presyo ka sa client mo kasi quality na yung ginagamit mong product. At the same time, sumunod ka sa uso ngayon. Tsaka maganda siya tingnan sa saan. Pero dumami na rin naman yung mga nagme-makeup. Ang dami ngayon, grabe. So hindi ba nagkakabagsakan ng presyo yan kapag ganyan? Mayroon mga baguhan na nagbabagsak ng presyo para lang maano, pero depende din eh. Depende din sa klase ng client. Ako flexible ako sa price ko. Right. Bali, dalawang ano nakukuha ko, mayroon akong salon price, mayroon ako sa outside price, yung pag freelance makeup artist. Otherwise, tinatawag din siyang racket. Racket din kapag may time. Right. It's very interesting because I don't know if you're coming from a family na may business background na, no? Mayroon po. Yung cousin ko po, mayroon siyang yung pangsakayang dagat. Mm-hmm. So ako nagsisekretarya sa kanya. Right. Ako nagmamanage before. Ilang high school ito? Pa lang ako noong third year high school. Yeah. So ano na ako sa business. How much do you earn from? Wala akong sahod. Nakita na lang ako sa kanya. Nakita na lang ako. Tapos yun, training niya ako doon. Yun. Mas kabisado ko yung mga sugpo, yung malalaking ipon sa Bacolod. Taga-Bacolod po ako. Ah, wow! Kaya, mga taga-Bacolod. Nasa free channel tayo sa Bacolod. It's very interesting. So, yun, kaya alam ko mag-selection ng mga ano, akala ko doon ako papasok eh, sa business na yun. Yeah, exactly. I mean, kailan pumasok yung crossroad, kumbaga parang ayoko na ng mga sugpo. Yung nag-stop ako, nag-graduate ako high school, napasama ako sa mga bading. Mm-hmm. Tapos tambay-tambay sa salon. Mm-hmm. Hanggang natuto ako dun sa salon. Right. Tapos natuto ako sa salon, okay naman. Sa Bacolod to? No? Sa Bacolod. Kumikita ako. Mm-hmm. Tapos, ito yung mga pa-sideline. Yeah. Mm-hmm. Tapos inalok na ako ng father ko mag-enroll sa college. Sabi ko, alam ko naman hirap. Sabi ko kung paaralin mo ako at paiyak yung hula pa sa alawas ko. Mas gusto ko na dito sa salon ngayon. Tapos after a month noon, siguro mga 6 months pa lang ako nagugupit, lumuwas ako ng Maynila. Tapos dito sa Maynila ako nag-start. Hold on. Yung pagluwas ng Maynila, kasi I'm sure maraming mga stories na rin na ganyan. Mm-hmm. Nanggaling sa probinsya, pumunta sa Maynila. And then wala talaga silang ideas in zero. Zero. Are you, do you have the same case? Yeah. Nag-apply ako sa isang salon. I mean, walang kakilala, walang connection, pero may pamasahe. You got on board and then... Dinala lang ko ng friend ko, nakitira ako sa bahay nila. Right. For 1 week na siguro, wala pa rin kami trabaho. So ako, lakas talaga lagi loob ko. Nag-apply ako sa salon. Tapos yun, training ako. Right. So na-innocent naman ako doon sa steamer, yung umuusok-usok. First time ko yun na-encounter kasi wala naman sa probinsya. Right, anong ginagamit natin sa probinsya? Ano lang?
Wala, parang walang, doon na, pag nilagay mo yung treatment doon, babad lang siya, tapos ganun. Tapos cellophane lang. Cellophane. Right. Doon ako na, yun ang experience ko talaga. Pero hindi pa rin ako napatinag doon. Right. Akala ko nasusunog na yung client ko. Sabi ko, kung nasusunog siya, bakit hindi siya tatakbo at ubuusok? Yun na lang, sarili ko na lang tinatanong ko. So, sabi ko, siguro it's normal. Hindi ako nagpapahalata sa may-ari, baka hindi ako matanggap. And you applied by foot? I mean, door-to-door ka nag-application, kaya? Oo, step-by-step talaga. As in talaga, apply? From zero talaga. Right. Would you remember the times kung ilang beses kang, wala kaming bakante? Actually, hindi naman ako naniniglik. Hindi. Mm-hmm. So, kasi laging malakas sa loob ko eh. Kahit hindi ko alam, alam ko yan. Right. Mm-hmm. Kaya ngayon, marami ako may mga na-adapt ako ng mga baklang maliliit. Parang, inano ko rin nung pinagdaanan ko. Right. Because I mean, it's such an inspiring story. Kumbaga kung pag-iisipan natin, parang wala kang idea pero tinuloy mo pa din. And it's a kind of parang masyadong mataas yung risk. Kasi dumami naman client ko kahit di ako masyado marunong noon. Right. So tell me, paano dumadami ang client ng isang bagong player sa Siguro sa akin kasi, mabait talaga ako sa kliyente noon. Tapos, patient nandoon talaga. Kahit mabagal ka, basta pulido yung trabaho mo, siguro okay. Do you have to be a OC talaga? Gaya yan. Ikaw, bago kang client ko, nagpapagupit ka sa akin. Mm-hmm. Para hindi mabago yung gupit mo, sinusundan ko lang yung tubo ng buhok mo kung paanong pinanggalingan ng gupit. Right. Kasi every kasi time ibabaguhin, na... Exactly. Pagpupunta ka nga sa... Ito is experience ko naman. No? Pagpupunta ka dun sa salon or barbershop, mm-hmm. ang tanong kagad sa iyo is, anong gusto mong gupit? Mm-hmm. Eh, ako naman, parang, ano bang mga klase ng gupit? Ano bang sasabihin ko? So, kumbaga, wala rin akong idea. And then, usually, I don't know kung yung mga televiewers natin is may experience din dito. So, sasabihin na lang nila, ikaw na ang bahala. Oh, pag ikaw bahala, kailangan huwag mong baguhin kung anong forma ng ulo niya. Right. Kasi kung tinubo ng buhok, malalaman mo naman ang tubo ng buhok. Eh. Kung galing siya sa barbers o sa pudpud, simula sa ano. So, para safe, lagi executive cut ang gupit ko. Right. Kasi madali lang sabihin ng client, ay sige, iksi, ano pa. Pero pag binigla mo siya iksi, talaga wala ka na mabibalik ang ticket mo. Away na to, away. Kaya yun, nakukuha ko ano nila kasi hindi nabibigla ang client sa akin. Right. And then, I don't know kung totoo, kung gaano ka totoo, nagtatampo daw ba ang buhok? O pag mainit daw ang kamay ng beautician. Siguro ako, lagi kasi ako nakangiti sa client. Mm-hmm. Talagang may ang lamig ng touch ko sa kliyente lagi. Right. Siguro yan. Kaya dumami din ang client. Saka sabi nila, mabilis sumaba. So pag mainit ulo ng beautician, doon siguro matagal ang matumupo. Exactly. O, wag ka matagal. And then, and you've seen a lot of beautician, they call it, na parang they're just working for the sake of working. Mayroon. Marami ako, iba-ibang staff ko. Mm-mm. Simulan nagkaroon ako ng sariling salon, na-encounter ko yung mga beautician na gano'n. Mm-hmm. Pera-pera lang yung gusto nila. Kasi percentage sila sa akin. Wala silang fixed salary. Mm-hmm. So, kailangan makarami sila para marami lang kita. Mm-hmm. Andun na hindi na magandang gawa na nila. Right. And then, gaano kadalas yung turnover sa ganitong business? Kumbaga parang, meron ka bang isang linggo lang wala na sa poder mo yung beautician mo or hairstylist or makeup artist? Ayun, mabilis talaga sila mawawala. Kasi walang law sa atin na yung mga beautician, kaya ang lakas loob umalis dahil talagang pag gusto nilang umalis, lipat lang sila sa kabila. So really? Parang... Wala mga sa business is yung non-compete, no? Yung kapag ka nandito ka sa kabilang salon, in 1 year's time, hindi ka pwede... Kaya iyan ang isang nag-force you sa akin na mag-makeup artist kasi yung isang head ko talaga na hairdresser, nagtayo din sa tabi ko. Really? So mas gusto pa magpagupit ng mga client ko doon sa hairstyles na yon na dati kong alagaan, isang sa mga bago kong hairstyles pag wala ako. Right. Dahil? Dahil matagal ko siya in-endorse sa customer ko, lahat-lahat. So, pero I mean, nagkumuha ka ng competition mo dito sa business? Oo, meron din. Bali ang staff ko. Gaano kasaya yun? Makita mo yung tao mo dati? Pero masaya ako sa kanya kasi na-achieve niya din yung nagkaroon siya ng sarili niya din salon. Right. Ganun.
Sige. Ano ang susunod na 5 taon sa'yo? Sasagutin mo yung tanong, Jess, kapag ka nagbalik na ang Creative Business. Stay tuned!